Basa! Habang sineselyuhan na sa loob ng plenaryo ang pagiging House Speaker ni Marinduque Congressman Lord Alan Velasco, nasa kanyang bahay naman sa Taguig si Congressman Alan Peter Cayetano. Dito niya inanunsyo via Facebook Live ang pagbibitiw niya bilang House Speaker. Sinabihan ko ang SecGen, ayokong may masaktan. Pabayaan mo sila kung gusto nila mag-take over. Let them use the hall. Right now, verbally, I am tendering my irrevocable resignation as the Speaker of the House of the Republic of the Philippines. Humingi ng paumanhin si Cayetano kay Pangulong Duterte kung malian niya ang kanyang pagkaintindi na nais ng Pangulo na tapusin at itutuloy niya ang termino hanggang sa maipasa ang 2021 budget. May panawagan rin siya sa kanyang mga staff. Sa mga staff ko na nakikinig, I'm sorry I was not able to talk to you personally. Medyo magbalot-balot na kayo dyan sa opisina para walang masabi sa atin. Hindi tayo magiging balakid. Mali ang intindi ko. That's on me. That's not on the President. Let's continue. Bago matapos ang kanyang pahayag, nakiusap si Cayetano sa grupo ni Velasco na simulan ang 3 PM special session at ipasa ang budget. Palabra de honor, masusunod. Palabra de honor din po ni incoming Speaker Velasco na wala siya the same team at itutuloy niya po ang magaganda nating ginawa at hindi magugulo yung budget. So you held me up to my palabra de honor. I'm holding you up now to your palabra de honor. Nire-respeto naman daw ng mga kaalyado ni Cayetano ang kanyang naging desisyon. Pero sabi ni Laguna 1st District Congressman Dan Fernandez, kailangan sa plenary hall magpahayag ng pagbaba sa pwesto si Cayetano bilang simbolo ng isa na nagkakaisa na ang Kongreso. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Halyan na, malinaw na. So ayan na, sinarado na ni Speaker Cayetano na ni Congressman Cayetano, sinasabi niya na hayaan na natin. Let's allow them. Di go. Okay? So yan po ang nangyari. So dalawang bagay ang nangyari ngayon. Napatunayan natin na mas may dignidad na bumaba ito si Speaker Cayetano. At talagang very humble eh. Alam ko, nung sabi ko nga yun, kung ako dito kay Speaker, umalis na lang ako. Wala na akong resign, alis na lang ako. Pero yung mama talagang humble eh. Napaka-humble nitong mama na ito. Nakakairita. Kasi sobra na siyang dehado eh. Pwede naman nahimik na lang siya. Tumahimik ka na lang dyan. Umalis ka na lang dyan. Hayaan mo na. Sinabi niya? I resign. Kayo mga staff ko, magbalot-balot na kayo. Alis na kayo dyan. Tara na. Tara na. Ganun pa siya. Pwede hindi niya nasabihin nyo kasi nakakababa sa kanya yun eh. Nakakababa. Sabi niya, yung mga kalyado kong congressman, supportahan na natin si Velasco. Pwede hindi na siya magsalita ng ganun eh. Pwede na lang, bahala kayo dyan. Di dyan kayo, dito ako sa mansion ko. Ganun. Diba? Pero ba't pa siya nagsalita ng ganito? Na alam niyang babanat-banatan siya, susunod-sunod rin siya eh. Kilala mo naman yung si Thinking Pugok, talagang araw, hanggang ngayon, di tumitigil yung Thinking Pugok na yun eh. Diba? Pero yet, sabi niya nga, humble eh. Ganyan talaga pag humble, makikita mo talaga yung yung puso ng tao, humble. Yan ang unang napatunayan natin ngayong araw na to. Pangalawang napatunayan natin ngayong araw na ito, itong isa naman, sinabi na nga mag-uusap muna, pinatawag na nga sa palasyo, inunahan na umaga pumunta na dun sa Congress. Sige. Sabi mo sa akin, hindi ka bastusan yun. Pinatawag ka na ng Pangulo. Punta ka na dito, punta na kayo dito, kausapin ko muna kayo bago mag-alas 3. Alas 3 kasi simula ng session. Ginawa nung isa? Lusob na ako. Pwesto na ako sa upuan ko. Pwesto sa upuan niya. I-declare nyo na akong speaker. Sige na, declare nyo na akong speaker. Kasi may meeting kami ni Presidente Duterte. Dineclare na siya speaker. Tapos, nag-recess. Ano ibig sabihin ng recess? Kakain sila, hindi. Nag-recess, ibig sabihin, stop mo na yung session kasi aalis si Velasco, kakausapin ni Presidente. Tanungin niya kita, anong tawag mo doon? Inunahan mo na naman si Presidente? Medyo meron ka talagang atat na atat ka. Hindi ka ba nahihiya? Pwesto ka ba sa upuan? Akin to. Akin to. Parang may power. Alam mo yung mga napapanood mo na pag nakaupo sa may power na sila kasi nakaupo sila doon sa trono nila. Upuan namin to. Akin to. Akin. Akin to. Walang aalit dito. Ako lakagaw nito. Ganun na nga pambira.
Eh buti na nga lang. So yun yung pangalawa nating napatunayan ngayong araw na ito, ha? At ang pangatlo nating napatunayan. Magaling palang magbasa si Velasco. Yan ang ating napatunayan kasi. Isipin mo yun, Brad ha? Oh, sige, sample lang. Cellphone yan eh, oh. Cellphone. Nabasa niya. Layo-layo niya, oh. Pilit pang tinatago, pero hindi na may... Ano sabi ng ano ko? Sino ba ito nagsulat na ito? Yung staff ko ba ito? Yung asawa ko? O si Thinking Pogo? Ha? Diba? Ay, at least napatunayan natin na magaling siyang magbasa ng cellphone niya. Napatunayan din natin na hindi nag-off yung cellphone niya. Pag matagal, hindi naka-saving, ano, power saving ba yon? So kayo na lang sa atin, walang problema. Di naman tayo magwawala, di naman tayo pupunta doon. Gigibain yung Congress. Ay, palitan yung speaker! Wala tayong gagawin ganun. Respetuin natin. Pero, move on and respect. Pero pag may mali, pupunahin natin. Babantayan natin, ha? Ang taas ng iniwan ni Speaker Cayetano dyan, ni Cayetano, ha? Ang taas ng ginawa niya dyan. Inaayos niya talaga yan. We expect more from you. Ha? Kaya nga ako tuwan-tuwa eh. Sabi ko, finally, natapos din tong boxing. Sabi nga ni Spox, natapos din tong boxing. Ngayon, magkakaalaman na tayo. Ha? Kasi ang puro binibida mo lang sa amin, gentleman's agreement. Eh, ano plano mo? Ha? Anong plano mo sa Congress? Anong plano mo? Hindi pa namin napag-usapan yan. Gentleman's agreement pa lang kami. Doon lang tayo muna. Doon lang ha. Tsaka na yung plano ko. Gentleman's agreement pa lang script ko eh. Oh, sino-sino mga pumuri dyan? Liberal Party. O pati si Vice Ganda, happy. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi man tayo magkakapare-pareho dito. Okay? Okay yan. Tama naman yan eh. We should not. Ay eto, maiinis pa ako kung pare-pareho tayo. Bakit? Ano to? Nag-rate lang ako ng mga katulad ng mga bobong gullible na mga funny TP. Ayoko nang ganun. Honestly, ayoko nang ganun. Kung ganun lang din kayo, wag na. Ang pangit eh. Ang gusto ko, ang talagang nais ko sa atin, matuto tayong mag-research. Disagree with me if you have to. Think well. Mag-isip kayo. Wag yung dahil sinabi ni ganito. Mag-isip kayo for your own sake. Isipin ninyo, tama ba yung sinasabi? Saan niya ba kinuha yun? Ito pala yung news na yon. Hindi yung... Sabi nitong isang vlogger, ganito eh. Sabi ni Banat Bay, ganito eh. Huwag ganon. Ayoko nang... Hindi ho tayo kulto na sinabi ni Banat Bay. Sino ba yung lintik na Banat Bay na yan? Sinabi ni Banat Bay, ganito. Wag! Hindi ako, ayoko ng kulto, promise. Let's learn to research, to think. Tama ba? Okay ba ito? Isipin natin, tama ba yung ginawa ni Velasco? Tama ba yung ginawa nito? Diba? At ang sa akin niya eh, I wish them the best na sana matapos yung budget by Friday. Yun ang ating inahabol. Tama, kaya wag mo nang iban. Hindi ko binaban ang hindi sang-ayon sa akin. Ang binaban ko yung mga bastos. Alam nyo naman yon. Mga troll na alam mong bumibida. Ibaba mo na yun paulit-ulit. Na alam, sinagot na nga paulit-ulit pa. Okay. We know how to discern. Yan ang maganda. Chinese food. Sorry. Hindi pala Chinese. Chinoy food and travel vlogs. Ha? May vlog ka na to ko sa mga Chinese food. Gusto kong pumunta dyan sa ano. Dyan sa Chinatown sa ano. Binondo. Promise. Okay. Next. Ito muna. Bago tayo pumunta kay Mocha, ito muna. Gusto ko tong hindi ako payag dito eh. Pasensya na. Medyo, panoorin nyo na lang. Sabihin nyo sa akin kung bakit kayo payag o hindi. Pero bago yan,
Bigyan muna natin pagpugay si Nida Camba. Salamat po.